Buhating binabantayan si Tropical Storm Henry na may international name na Sontin ay nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 9 ng umaga. Kaninang alas 3 ng hapon, huling namataan ang kanyang sentro sa layong 700 kilometers kanlura ng Basco, Batanes. Taglay ni Henry, ang lakas ng hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito pa ay kumikilos pa kanluran sa bilis na 45 kilometers per hour. Samantala, pinaiigting or pinalalakas po ni Henry itong ating southwest monsoon or hanging habagat na siya nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng kanluran, bahagi ng ating bansa. At meron po tayong binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 3 ng hapon, ito'y huling namataan sa layong 805 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Ito po ay inaasang maging isang bagyo sa loob ng 36 na oras. At pag ito'y naging bagyo, ito'y tatawagin nating bagyong Inday. Samantala, naglabas ang ating NCRPRSD kanina pong alas 5 ng hapon ng heavy rainfall warning. Nagtaas po sila ng orange rainfall alert dito po sa mga lalawigan ng Bataan at Zambales. Ibig sabihin po ay intense ang rainfall. Inaasahan na in the next 3 hours ay 7.5 to 15 millimeters ng pag-ulan po ang mararanasan dyan sa Bataan at Zambales. At ang ating mga kababayan ay pinag-iingat po dahil nakakabahala ang pagbaha. Samantalang meron na mga yellow rainfall warning or may mamigat na or malakas na pag-ulan dito po sa Metro Manila, sa Laguna, sa Batangas, Cavite, Rizal, Bulacan at Pampanga. Inaasahan po na in the next 3 hours, 7.5 to 15 millimeters of rainfall ang inaasahan sa mga nabanggit na lugar at posible po ang mga pagbaha sa low-lying areas. Ito pong ating orange and yellow rainfall warning ay in effect po hanggang alas 8 ng gabi.